Kaya doon sa kanilang pangangaral, eh, hindi naman sa pagmamalaki, hindi maaano yan. Okay, masasaktan ang katawan, pero hindi magigitit sa usapan. Lalaban at lalaban sila sa pamamagitan ng tinatawag na usapan. So, na-impress yung tinatawag na crowd sa kanyang pagsasalita. Ako'y medyo na ipinanganak sa Tarso ng Silisya. Ayon sa kanyang pagpapakilala, datapwa tinapag-aral sa bayan ito sa pangalan ni Gamaliel. Malaki na po natin kasi ni Gamaliel na yan. Isang tinatawag na bihasang guro sa kautusan na ang itinuturo niya yung kautusan ni Moses. So, natinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan. So, yung training ni Pablo, matindi. Hindi ito biru-biru. Nang kautusan ng ating mga magulang, kalibhasa'y masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. Yung mga nag-uusisa sa kanya, sa totoo lang po, may mga alam din sa kautusan, pero hindi ganong kabiyasan na kagaya ni Pablo, sapagkat yung iba ang nais ko, manggulo lamang. Ano? Dahil na puno ng inggit, dahil lang ipinamahari ni Apostol Pablo ay itong Jesus na ito. Paul advances three credentials they should accept. Yung una, sinabi niya, he was a Jew from Jerusalem. So kung ikaw ang nakikinig, isipin mo, okay, kababayan ko pala ito. Ba't nasasaktan? Ganon. So kumukuha na agad yun ang tinatawag na kampi. Yung pagpapakilala niya na yun, he was a Jew from Jerusalem. He had studied under their finest teacher, eh, Gamaliel. Kaya kung meron doon nag-aral din, eh, parang masasabi niya, kaklase ko ito eh. Ganun, ano po? He too had seriously opposed the message of Jesus. Ipinakilala niya yun, na tunay na siya ay sumasalangsak doon sa tinatawag na daan ng katotohanan na ipinangamaral nila Esteban noong una. At ito nga po yung nasaksihan ng lahat. Verse 4, at aking pinag-uusig ang daan ito hanggang sa mamatay. Kasi nga gusto nilang patayin yung tinatawag na salita ng Panginoong Jesus upang hindi makilala itong Jesus na ito. Ano yung kanyang ginagawa? Na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Yan ang iglesia. Binubuo ng mga lalaki at mga babae. Gaya rin naman ang pangulong sa sentok na nagpatutuho sa akin. So merong tinatawag na high priest noon na nagpapatunay na siya nga ay isang hired killer sa Apostol Pablo. Nagpatutuho sa akin at ang buong kapulungan ng matatanda, sinangayunan din. Nasa kanila naman tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid at naglakbay ako sa Damasco upang galing ko ng mga gapo sa Jerusalem ang nakaroon upang parusahan. Kung binabanggit niya pong sulat, yun yung nga yun sa panahon natin, warrant of arrest. Na kapag nakita ng lahat at binasahan ng gano'n, diba? Pinakitang ganyan, aarestuhin kita. Sabi nga nung iba, wala kang karapatang magsalita kung di tumahin ka. Pagkat ikaw ay na-aresto ko sa ganitong ano, sumama sa amin. So meron yung kapamahalaan si Apostol Pablo na nagpapatunay na siya ay inaprobahan o authorized noong mga high priest at ng mga matatanda. Paano mo ito babaliin? Eh, nasasakop ng Roma itong tinatawag na lugar po nila. Verse 6, at nangyari na samantalang aming naglalakbay at nalalapit na sa Damasco, nang magkataong haring tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko. Verse 7, at ako'y nasubasog sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Pinumay ko na ni Apostol Pablo ng dahan-dahan. Yun tunay na nangyari. At ako'y subagot, sino ka baga Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. At sa katotohanan ay nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw, datapag hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Kasi si Pablo lang naman ang kausap eh. Nako? At hindi na kasama yung iba, kumbaga, isang nakakilabot na bagay ito na sa isang tinatawag na daan, eh sino yung nagsasalita? Kaya nga nagulumihanan yung iba. Pero may saksi na may ganang pangyayari. The event that changed his life is described. He persecuted Christ's body. Jesus is closely identified with his body, the church. Kung makikita natin, pag inusig mo yung tinatawag na iglesia, inuusig mo ang ating Panginoong Jesus. Pag sinaklan mo yung iglesia, sinasaklan mo ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Eh siya nagmamay-ari nun eh. At itong tinatawag na iglesia na ito, itinayo ng ating Panginoong Jesus na binili ng kanyang sariling dugo.
Ibig sabihin, maliwanag talagang ito ang pag-aari niya at ang hindi isip ng kusino man. Verse 10, at sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? At sinabi sa akin ng Panginoon, magtimbig ka at tumaroon ka sa Damasco, at doon sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagang gagawin mo. Kung inyong mapapansin, pinili si Apostol Pablo, bakit natin sinabi? Sa Acts 9:15, kung inyo pong babalikan yung pangyayari, nagtaka kasi iba itong si Ananias na parang gusto niyang iklaro sa ating Panginoong Isus. Sigurado ka? Itong Pablo na ito'y mamamatay tao, Panginoong Isus. Parang ganun. Ang sagot ng Panginoong Isus, 9:15 ng Acts, dapat sinabi sa kanya ng Panginoon, umaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, si Pablo, upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga Hintil, ng mga hari, at ng mga anak ni Israel. Sisidlang hirang o chosen vessel sa usan, yung kanyang bibig ay lalagyan ng salita ng Panginoong Jesus para i-deliver doon sa mga malayo kagaya ng Hintil, mga hari, yung tinatawag na sa mataas na kalagayan, at mga anak ni Israel, mga ordinaryong tao. So dahil dito, binanggit ni Apostol Pablo yung sinasabi niya na yan at ikinukwento doon, unti-unti siyang pumapasok sa preaching, yung kung mapapansin. Verse 11, at nang hindi ako makakita dahil sa kaniningan ng ilaw na yaon, palibhasa'y inakay ako sa kamay ng mga kasamaan ko, ay pumasok ako sa Damascus.